Hi guys! Good morning! Kung anumang oras na makita nyo itong aking video, it's been a long time. Pero ngayon gusto kong ipakita sa inyo yung pagpapabata ng ating bonsai, ano? Sa mga bonsai enthusiast, bonsai practitioners, saka mga maibigin sa mga pinobonsai na halaman. Kung sa akin, itong formang ito ay pwede na siyang pan-display. Pero ang topic kasi natin ay ang pagbubonsai. Kaya kailangan natin i-cut na, pababatain na natin. Okay, so ang inuuna ko, kinakat muna itong mga dahon. Kasi kung isa-isa para makaiwas tayo sa bali itong pinakamalambot pamaya. Cut na natin. Yan. Kanina ay pinutol ko yung overgrown stem o yung mga tangkay ng dahon. Mas madali ito kasi gagamitan natin ng pruning shears para magiging malinis at ang pagkakaputol, kasi dapat alisin yung mga kinit. Yung kinit ay yung tinatawag nating nakabalot sa katawan ng mga tangkay ng dahon, no? Para malinis tingnan. Ngayon, tulad ng ginagawa sa baby coco bones, ay aalisin natin nga yung nakabalot sa parang talbos para malinis yan tingnan. Gamitan natin siya ng box cutter, yung adjustable. At maingat lang sa pag-cut para maiwasan ang na mapailalim at mapadamage natin yung cheesyball na panibagong dahon. So yun ang purpose ng pag-cut. Lilinisin natin ang palibot, tapos dahan-dahan, kasi nga ay napaka-sensitive ng talbos ng nyog, ano? O yung tinatawag nating coco bombs. Malutong masyado, so puting-puti na siya. At hindi masyadong malalim ang pagkakadiin ng ating cutter. Kapag malinis ang pagkakat ng dahon, mas maganda yung magiging tubo o yung mga sisibol na panibago. At saka pagmasdan natin, magiging talagang bonsai type na siya kasi mangungulot yung bagong sibol. Kasi nga hanggang sa malapit sa pinaka-base ang cut natin. So yung mga lalabas na panibagong dahon, ay nag-spread out na. So magiging parang dahon ng original na nyog. So ayun na ang itsura ng ating coco bones. So actually, ginagawa natin ito para mapaganda lang yung panibagong coco bonsai natin. So ang tawag ko doon ay coco bone ratuning, pababatain yung mga overgrown. So mamaya ay ipakikita ko yung mga nauna ko nang ginawa sa mga coco bones na may bagong sibol na dahon. So doon natin makikita yung result ng itong huling ginawa kong ito. So, kasi may mga previous na ginawa na ako, kaya at least i-share ko lang sa inyo kung paano ginawa at paano ang gagawin natin. So ayun, madali na siyang gawin para magkaroon tayo ng magandang resultang coco bone. So abangan, papakita ko yung mga nayari ko na o nagawa ko na. Game. Okay guys, eto na yung itsura ng ang initial finish product natin, no? So titingnan natin yung mga previous na nai-cut ko na. So titingnan natin. Ito tayo dito. Ayan. Ito yung mga 2 weeks old. Meron dito yung mga green na ay mga 1 month. Ayan. 2 months. Ito.
Then, ito na magiging itsura niya. Pag talagang ma-attend na natin yung kanyang bonsai na forma. So, ito talaga yung ating target na magiging ganyan siya. Ayan. So, compare do sa napakataas dati. So, bonsai na siya. So, next, ano natin, para sa finished product, puporma na lang natin ito, then pipinturahan para medyo maging presentable. So, okay guys, naipakita ko sa inyo yung kung sa ibang halaman kasi dwarfing, dito naman ay bonsai kasi yun ang ating topic, no? So, please like, then siyempre, don't forget to subscribe, and also hit the bell para manatili tayong naka-notify sa mga susunod ko pang mga videos. And leave comments para malaman natin ang inyong mga saloobin. Okay? Comment, share, subscribe, hit the bell!